Putulin ko lang konti. I saw personal Daryl Ong nag-perform sila dito sa Dubai kasama ang Budok Hells, Donalyn Biray, and Clarice Di Guzman. The best ang bosses ni Daryl Ong sa personal. Mark Bautista boys kasi ano pang balad. Jeremiah, tama ba ako? Jeremiah Tiangco. Cutie-cutie siya. Hi everyone! Welcome back to my channel! It's me, Darren's Diary. Another week, another reaction. And it's been a while since nakagawa tayong reaction video para sa mga singer na lalaki. So this time, one of the supporters of Kingdom suggest, try ko daw tignan yung performance ng Kingdom. So meron silang Kingdom, hey! Oo, may version sila ng ano, ng male version ng Kingdom. So wala akong idea kung sino yung mga performer dito and sana may kakilala ako dito, no? And before we do this reaction video, kung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, put notification bell, and also, if you like this reaction video and you want to suggest any reaction video para sa Kingdom or Queendom, comment yun na dyan. Oo, girl, chiwi ka na kayo dyan. So, eto na nga. So, since gumagawa na tayo ng reaction video and you like my reaction video, please stay tuned and please stand by. Every day po yan, 5 PM Pilipinas tayo, mag-release tayo. Iba't ibang reaction video sa iba't ibang artists, international or local. So, tignan natin yan kasi marami mga suggestions. So, pagbibigyan natin sila. But this time, one of the supporters nga ng Queendom ang nag-suggest nito. So, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin. Okay, Anthony Rosaldo. So, ito nga sabi ko, diba? Sana may kakilala ako dito. So, first time may encounter ko tong Kingdom na to and ang mga artists nila. So, guwapo si Kuya, in fairness. Medyo mataas ang range ng boses niya. Mark Carpio, ito na naman ako, hindi ko na naman. Uy, ito ha, sa mga supporters po ng Kingdom, patawarin nyo na ako ha, oo. Ngayon ko pa lang po sila makikilala at ngayon pa lang po ako makakapag-react sa kanila, first time ko po. So, Mark Carpio, kung di ako nagkakamali, tama ba ako? Isa rin siya sa mga contestant or finalist ng The Clash. Kasi syempre dumadaan din sa feed natin yun. So, ito, diretso natin ito si Mark Carpio. Cute siya. Malinis yung palseto. Go! Hoy, in fairness ha, mga face value din ng mga lolo mo ha. Sa kanilang dalawa, ano, yung palseto twice, tuloy, yung palseto wise, ano, medyo mas klaro kay ano, kay Mark, pero malinis yung kay ano ha, dun sa isa, kay Kuya, oo.
Oh, ayan, may kilala na ako. Mark Bautista, siyempre, kilala natin yan. Galing yan doon sa ABS, siyempre. Dumating na tulad mo. Hindi pa rin nagbabago boses niya. At may isang pag-ibig na tatatat totoo. Every time na kumakanta si Mark Bautista, sorry ha, kasi yung mga atake niya, tsaka yung dating niya, parang Gary Valenciano / Martin Rivera. Ganun ang dating ni Mark Bautista. Ever since, nung sumasali pa siya ng singing contest, and then nag-perform na siya, ganun yung mga atake niya. Daryl Ong, for sure kilala ko yan. Putulin ko lang konti. I saw personal Daryl Ong. Nag-perform sila dito sa Dubai kasama ang Buda Kells, Donalyn Biray, and Clarice Di Guzman. The best ang boses ni Daryl Ong sa personal. And recording and live, walang pinagbago. Mark Bautista boys kasi ano pang balad. O diba Gary Valenciano eh. Winner! I love it! Panalo din! Gusto ko magpaliwanag sa'yo. Garrett Bolden. Hindi natin kilala si Garrett pero tignan natin to ha. Jamie artist din ba siya? Or galing din sa ibang station? Tapos sa Sarah, kilala natin yan. Hindi pa rin nagbabago voice niya. Okay ang blending. Okay, see the next. Jeremiah, tama ba ako? Jeremiah Tiangco. Cutie-cutie siya. Oye, wag kayo magagalit ha. Siyempre, di ba nagre-react tayo sa ano, sa Queendom? Dito, sa kanila, may mga singer na medyo malakas ang effects or mataas ang effects. May iba naman, flat or minimal lang. So, kay Jeremiah medyo naano agad natin kasi nga, di ba, sa Queendom, sabi ko nga, talagang walang sound effect ako naririnig. But, kay Jeremiah Tiongco, medyo malakas ang effect niya. So, yung kaya nagagalit sa akin na mag-impacta kayo, ha. Pero, vocal-wise, maganda boses ni Jeremiah.
are envy. Oh my gosh, Chris Lawrence? Ba't parang iba yung boses niya? Oh! At putulin ko lang ha, kasi Chris Lawrence kasi, ano siya, familiar siya sa akin, galing din siya sa saing konta sa kabila, and yung mga R&B niya, talagang panalong-panalo, sabog na sabog, medyo nag, siguro sa edad or what, pero parang nag-iba yung boses ni Chris Lawrence dito. And yung mga, ano niya, yung mga pa-change, ano niya, tone niya, hindi na siya ganun ka, ano, hindi na siya ganun ka, what do you call this? Hindi na siya ganun kasuabi, pero maganda pa rin yung boses niya. Andun pa rin yung talagang R&B na R&B. May mga changes lang talaga sa boses. Okay pa din boses niya. Bakit sila magsama? Kasi yung boses pang R&B. Andun pa rin. Nice one. Ang laki talaga yung pinagbago ng boses ni Chris Lawrence compare nung mga kabataan days niya. Okay, next! Eh, natawa ako ha, kasi it's been a while na rin since nakita ko si Christian Bautista. Kasi sa ASAP, di ba? Doon sa isang stasyon na kung saan nag-perform sila nila Sara, nila Rachel Andy, nila Mark Bautista. Tapos ito si... Hindi nagbago itsura niya. Ganun, ang katawan niya, parang ano ba? Hindi pa ba uso sa'yo ang kanin? Ganun ka pa din. Diyos mio, garapon. Ang dami na lang pinagbago. Pero ikaw, ang katawan mo, parang same na same pati yung looks niya. Oh my gosh. Boses niya ganun pa din. Kakawit niya rito si Rico Blanco, hindi ko nagkakamali. Oh my gosh! Wait! Tom Rodriguez, oh my gosh. Hindi ko expected na kasali dito si Tom Rodriguez, ha? Talaga ba, hey? Pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang pintig ng puso ko. Okay, may boses din si Kuya. Diyos ko, ang gwapo na, may dimple, tapos kumakanta, ewan na kung hindi ka pa ma-inlove kay Tom Rodriguez, diba? Ang galing pang umarte, one of the best actor din sa GMA, napanood ko to, partner niya si Dennis Trillo, so, clap, 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 kumakanta pala si Kuya, diba? Tuloy natin to. Tintila ba kailan lang at
okay, bago natin i-cut ko lang, sa kinikilabutan ako, oh my gosh, naka-jacket na ako, nakapatay na yung AC namin, kinikilabutan ako, oh my gosh, baka may kaluluwa rito. Hindi, kay Tom Rodriguez, saka kay, Christian Bautista, eto ha, salute kay, kay Christian Bautista. Bakit? Inalalayan niya si Tom Rodriguez. Kasi yung, sa akin, nandating sa akin, yung mic kasi ni Tom, yung boses niya, malakas dun sa boses ni Christian Bautista, which is, nasasapawan siya, hindi na masyado na angat yung boses ni Christian Bautista. Siguro, inaalalayan niya kasi pag tumaas yung boses niya, baka ma-out of tune or maligaw si Tom Rodriguez. So, dito, salut ako kay kay Christian Bautista. Ang galing niya umalalay ng isang artist, ng isang singer. So, ang galing kasi pinabayaan niya lumitaw yung boses ni Tom dito. Even though natatabunan na siya kahit paano ng boses ni Tom, pero inahayaan niya yon, inaalalayan niya. So, clap clap kay Christian Bautista. Alam mo yung alam mo kung sino talaga yung nagbibigay ng ng respect din sa ibang artist, and alam mo din yung kahit hindi na siya, alam mo yon, ma-renege or what, pero tinutulungan niya yung artist na kasabay niya. So, clap 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 doon. So, yun na nga, diba? Ang title nito, Twice the Talent Men at Twice the Kilig. Oh, kinikilig ako in fairness ha. May mga artist na hindi ko talaga kilala in fairness. Yung first, 1, 2, 3. Oo, yung tatlo doon hindi natin kilala. And in fairness ha, talagang kung hindi ako nagkakamali, sila rin yung mga naging finalists or contestant ng The Clash. Kasi hindi ka malalagay sa gantong stage kung hindi rin powerful ang boses mo. And all men na nag-perform ngayon, 2 thumbs up. May mga nagbago ang boses, may mga hindi nagbago ang looks, may mga na maintain nila yung ganong image, ganong boses. Mark Bautista, na-surprise ako ng bonggang-bongga. And si Mark Bautista, kasi ganun pa rin ang boss nila ever since na umalis sila and nagpunta na sila dito. Ilang taon na ba, diba? Pero ganun pa rin yung mga bosses nila, talagang hindi nagbabago. Classic na. Si Mark Bautista talaga, paano talaga siya pang ballad. As in, kung ballad lang ang labanan, number 1 sa ballad si Mark Bautista kasi yung bosses niya talaga. And si Christian Bautista, talagang nandun siya sa gitna ng ballad and R&B. And nakakatuwa kasi di ba hindi lang mga babae ang namamayagpag sa GMA, sa All Out Sunday. And ito, meron palang Kingdom. Buti na lang talaga may nagsuggest. And may gusto akong may gusto akong sundan. Oh my gosh, sundan talaga. Oo, promise, may gusto akong sundan na isang singer dyan. So, kung ano man yung abangan nyo yan ha, kung sa susundan natin. So, every 5 p.m. Pilipinas time, yan, magre-release ang reaction video natin dyan. So, abangan nyo ako every 5 p.m. Pilipinas time, every day. Ganon. Oo, mapa-kingdom, queendom, or international artist, abangan nyo po yan sa Darren's Diary every 5 p.m. So, ito na nga. Sana nag-enjoy kayo ha. And kung may suggestion pa kayo or may gusto kayong pagawa na reaction na singer or any artist, comment nyo na dyan. Oo. Medyo sumasayad-sayad. Oo, kasi kinikilig talaga ako. May crush ako sa kanila. Oh my gosh, di ba? So, ito na nga. Sana po nag-enjoy kayo sa reaction video nito. And kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and put the notification bell para updated kayo every time nagagawa tayo na reaction video or meron tayo mga ganap dito sa YouTube channel na to. And i-comment nyo na yan kung ano yung gusto sabihin dito sa reaction video na yan. So ito, muli, magkita-kita tayo sa YouTube channel ng Darren's Diary and mag-ingat kayo lahat. And have a nice day. Bye everyone. Bye Kingdom.